Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamatsas! Ayan, magandang hapon. Nandito ulit tayo sa ating portion ng sparring time, mga kamatsas. Dahil po sa request din sa atin ng ating mga minamahal na followers and subscribers na baka pwede magkaroon ulit kagaya ng ginagawa natin dati na sparring time. Ayan, at magandang hapon sa ating guest na si National Master Engineer Robert Arellano. Ayan, mga kamatsas, ang isa sa makakalaro nyo, makaka-sparring nyo. Ayan, no, maximum of 5 minutes pwede siyang makalaro, no? Huwag na lalampas nun kasi medyo matagal na. At huwag naman bababa sa 1 minute or bullet. So next natin, ang makakalaro ay si Theodore Mangubat. Ang kanyang username ay si Mangubat Theodore. Okay, ayan, ating subaybayan si Engineer. Ayun. Panoorin natin. Nag D4 dito si Engineer. Knight F6 naman si Mangubat Theodore. Ba, okay din ang rating, 2118, mga kamatsas. Solid na rin yan. Nag G3, ayun, approaching double fianchetto. Parang Catalan ito, Catalan na naka Grandfield ang black. B3 double fianchetto. Capablanca system. Double fianchetto. C5. Control sa D4. Mangubat Theodore. Okay yung C5 ba? Knight E4. Ayun, no, tingnan niyo po yung opening setup ni Master Arellano, 'di ba? Double fianchetto tapos simple developments lang. Oh, ganda, 'di ba? Simple lang siya pero naka-develop ang mga piyesa. May master po namang ubat, 'di ba? Baka mag-ano. Oo nga, oo nga. Mangubat, 'no? Kaya nga iniisip ko parang may matunog na player na mangubat eh. Umapture sa dito. Knight C6. Wala rin problem ang black. Ang ganda po ng development ng black. Mukhang binigyan ng magandang laban si NM Arellano, mga kamatsas. Bishop F5, develop. Hindi pa makakapture ng pawn sa C5 kasi nakapin pa. Ayun, nakapin kasi. Ayan, napaisip dito. Si NM. Nag C4, sinabayan ng control, tension sa sentro, mga kamatsas. Pagka nag C4, pag kinapture ng pawn, grabe ang tapatan, no? Tapatan. Kinapture ang pawn sa C4, nag D5, ayun, in advance lang. Okay, kinapture, capture. Knight to B4. Kinapture sa C4. Okay. So, medyo maganda ang sentro ng puti. Naka-step forward ang pawn sa D5, mga kamatsas. Maganda ang no? At medyo may problema ang black sa kanyang B7 na kapag umalis ang knight ay may paparating na B7. So, agad dinipensahan dito ng ating kasparing na si Mangubat Theodore. Rook B8. A3, pinaalis na yung knight. Knight A6. Ayan, sa amin pong mga nakakalaro, ha. Ano po, request lang kami ng inyong picture kung okay lang para pag pinost namin sa YouTube channel ni Mrs. na Rodwings ay may picture. Ayan, mas maganda. Kumbaga parang remembrance lang na at least naka-sparring. No? Laro-laro lang naman at the same time nag-aaral. O, send nyo lang sa ating FB Kamatsas Messenger. After ng game, para kung okay lang sa inyo, may ready na kayong picture. Lalo na kung naglalaro, no? Naglalaro ng chess ang background, maganda. Ayan, salamat po. Sana pa-share na lang ang ating live streaming ngayon, mga kamatsas. Makarating pa sa ating mga kamatsas sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa din. Kung sila ay libre, walang ginagawa, manonood lang, matututo pa. Ayun. Bishop A4, atake sa rook sa D1, umangat lang.
Shout out sa Camulo family from Marawi City. Yun, shout out. Sige po, pila lang ha, may registration kasi. Ayun, nadali po na matchas ng night ang king. No? Sige, analyze natin ito. Napabilis ang tira, anong huling tira? Ito. Ganda eh, ang ganda ng ano niya eh, ng opening setup niya, no? Brad? Ganda, ganda ng opening. Ganda ng opening setup niya. Actually, wala hindi ko makitaan ng butas eh, oh. Ganda ng itong C5, grabe itong C5. Ginagawa po 'yan ng mga veterano, ng mga tournament player. Kahit na libre 'yan, pero gambit naman 'yan eh, no? Sa mga beginners po namin tagapanood, pag kinapture ang libre na 'yan, may knight to E4. Bubuksan ang bishop, discovered attack sa tore, and halimbawa kung ang gawin dito mag C3, knight take C5. Mababawi din yung pawn na ginambit, plus later on ay mag-EE5, makukuha ng black ang control sa sentro na napaka-importanting kinokontrol pagdating po sa opening stage. Okay? So, kaya hindi... Knight E4. Ito medyo napaaga daw, no? Pero para sa akin, Brad, ano to? Interesting, no? Marami na rin kasi ako nalang ganyan. Ah, nagda-knight E4 talaga? Oo, kasi binubuksan yung bishop. Ang ganda eh. Ang ganda ng Knight E4 din eh. Para sa akin, interesting. Pero sa computer, dahil ang pinopoint niya dito, kaya niya nilagyan ng ganyang risky or dubious symbol, kasi natutulog pa yung ibang pyesa, bakit si Knight na naman ang binigyan ng pansin para sa development? Pwede naman daw mag-Knight C6. Parang ganon, no? Knight C6. O kaya, Bishop to F5, develop. Yan. Pero dito nag-Knight E4. So, medyo may tempo na usapan dyan, no? Nag-Knight BD2, kumapture, ayun, hindi pala pwersadong capturing yan. Knight C6 lang ang best move dito, mangubat. Yan, Knight C6. So may pressure pa rin sa D4, nakapin. Eh kung kakapturing naman ng Knight, walang dapat ikabahala dahil mas lalong babagsak ang pawn sa D4 dito, mga kamatyas. So ito mangyayari, magda-Knight E5, Knight takes D4. So may tempo attack na naman na mangyayari dito. So medyo may problema dito ang puti. Ang ganda sa black nito, Brad, no? Ha? Namang nakagad. Ganda sa black nito. Position. Kaya, yun, no? Kaya, ito po, ginagawa lang yan kung ang paparating na Knight takes E4 na gagawin ng puti ay papabor sa puti. Ginagawa lang yan na pupuwersa ng kumapture. Pero, kung hindi naman, makakakomplicate, okay lang yan. Mas intindihin nyo na lang yung ibang developments para tempo. Sa usapang tempo. Makapag ano, mas mabilis mag-develop sa opening, much better. Magkaroon ng ano kagad yung magandang future sa middle game. So dito kinapture kagad, capture pag angat ng queen, nakakonek ang tore, pabor po sa puti ito. So knight c6, rook fd1, oh, tinan nyo, oh, you know, yung mga ganun, no? Diba? Laki ng pagkakaiba niyan. Bishop f5, risky daw, dapat ang tira bishop to g4. Ah, dito na lang. Para may capture threat, capture din. Babagsak yung D4. O nga, no, may threat kagad. Na dito, mauubliga ang white na tumira ng Knight E5. Tama, Knight E5 po. Oo. Capture, maa-atake, tapos mag-D4. O, pero medyo mahaba-haba pang usapan nito. Marami pang mangyayari dito. Bishop G4 po ang best. Pero, Bishop E5, nag-C4. Ayun, no? Tama yung tira mo. Brad, oh, C4, oh. Tira ng engine, no? Oo, C4, oh. Good move. Sakto yung tira na yan. Capture, nag-D5. Genius yung D5. Good move din, no? Capture. Knight B4. Ayun po, dinagyan ng double question mark. Ibig sabihin, hindi raw dapat yan dyan. Dapat dito, knight to A5. Yun. Para depensado yung pawn sa C4. Ayun. Ngayon, kung capturein man, pwedeng capturein. O kaya, pwedeng mag-B6, pahinugin muna. Pero dito kasi sa computer, sinabayan na, oh. Capture, tapos knight D6. Yun. So, threat, tempo, attack, then at least yung D5 hindi na makakapush. So, kasi nga, sabi nga, di ba, mga kamatsas, ang the best daw na pang-block sa pass pawn ay ang knight. So, at the same time, walang D6 na komplikasyon. Mabablock ng knight. Knight A5 po siguro, Brad, hindi ko muna kakapturein, o. Hindi nakakapturein. Kasi knight? Doon lang, yung kabayo, wala nang ano, gagawin sa A5. Ang ganda lang siya. Pwedeng ganun, di ba? Knight, wala, knight, oh, knight, at least ipit eh. Ipit yung knight sa A5, pwedeng hindi capturing kaagad. Ayun. Ito nga daw, good move dito, yun. Knight dito. Yeah. Knight dito para may E4, tapos kung capture man, capture, at least yung tore, naka-connect pa rin sa knight, may pressure ang knight sa A5.
Yun. Slightly better for white. Pero dito, knight b4 cap, churok b8, a3. Ayun, oh, grabe yung e4, bishop d7, bishop f1. Ano idea ng bishop f1 mo dito, Brad? Para ma-share mo naman sa ano. Pag, ano sa mga kamitas natin. Ewan kung tama yan. Bishop f1, kasi ang next move, ang nakita kong move ng black is b5. So, para bag, pa-prevent lang yon. Pag nag-b5 siya, kakayon yung bishop niya. And then, makakain ko yung c, b5. Oh, yung b5. Oh. May c takes b5. Okay, ganun po yon mga kamatsas, kaya inagapan, no? Kasi, ito kasi yung pinaka natitirang pwedeng gawing panggulo or counter ng black dito, kaya pinigilan muna ni Master Arellano. So, nag-bishop f1 siya. At dito, bishop a4, rook d2, knight c7, knight g4. Ayun, no? Salbahe yung threat mo na yan. Salbahe yung threat, eh, oh. Ayun. Biglaan, eh, napabilis. Ah, napabilis. Ayun. At nag-queen d7 dito. Ayun. Blunderatious kasi may knight h6. Pero, ang tira dito, h5. Ayun, para kung mag-knight h6 check ka, ganun lang. Ngayon, ang tira dito, pwedeng fine, dito ka na lang. Babalik ka na lang dito sa e3. Okay, yan, yan. Tama. Oo, knight e3 na pwede lang, no? Pwede rin siyang e5, no? Oo, e5 pwede rin siyang knight e5, pero e5. Diyan ka na galing, eh. Usually sa human, hindi mo e5 na maiisip yan, eh. E5, pawn. Ah, e5. Mag-e5 ka. O, gaganon. May chance siya na queen to queen. Ah, may queen to queen. Oo, may chance. May tempo. Nakabitin pa yung knight sa g4, eh. So, may chance na ma-queen to queen. Pag na-queen to queen, yun. So, malaking bagay po yun, mga kamatsa, sa under attack ang ma-queen to queen. Sa uma-atake naman, ako medyo mababawasan ang puwersa ng atake kapag na wala ang queen. Malakas kasi yung umatake talaga pag nandyan pa ang queen. Ganun po yun, mga kamatsa. Okay? Kaya knight e3 muna. Oo. Knight e3 bago. So, knight e3, no? Pag after h5. Pwede rin. e5. Okay. So, pinakaano dito, okay naman to, no? Tingin ko ito, itong best talaga na dapat i-follow up. Next time, ito gawin mo. Okay lang nakahangyang ganyan, tapos bishop g4 ka. Mas maganda ito. Mangubat. Okay? Keep up the good work, no? Ang ganda ng depensa mo, walang problema sa developments. So ano lang, konting ano lang, push pa kung papaano ka makaka-create ng pressure at atake sa kalaban mo. So tuloy mo lang yan. Ganda ng ano eh, ganda ng developments niya eh, oh. Okay po. Oh, ang ganda eh, walang problema kaya, eh. Yung pagka-C5 pa lang talaga niya eh. Oh, pagka-C5 pa lang, ramdam na kagad 'yon, mga kamatsas. Ramdam na kagad 'yon pag nag-C5 kasi ibig sabihin parang ano na eh. Parang may ano talaga, kumbaga may alam talaga, no? Ramdam mo kagad 'yon, 'di ba, Brad? Opo, 'yan. Sa siguro sa experience lang sa mga laro. Mm. Yung C5, nagagamit niya na rin yung ano yung opening na yun. Oo. Pwede mong ulitin ito sa ganito. Maganda yan. Walang problema sa center. Okay, salamat sa iyo, Mangubat Theodore. Ha, request kami ng picture. Ayun, para post na lang natin. Okay, salamat po ulit mga kamatsas. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Bye!